Malakas po ang paniwala ni Roy Mabasa, ang kapatid ng pinaslang na broadcaster na si Percy Lapid, na masalimuot pa ang takbo ng investigasyon sa pagpatay sa kanyang kapatid at marami pang sangkot dito. Ito'y matapos ipahayag kahapon ni Justice Secretary Boying Remulla ang paggamatay ng umani middleman sa loob ng Bilibid Prison. Sa paggamatay ng middleman, mahihirap ang matukoy kung sino nga ba ang tunay na mastermind sa pagpatay kay Percy Lapid. Kaugnay niyan, makakausap natin si Roy Mabasa, ang kapatid ni Ka Percy. Sir Roy, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta ho kayo? Magandang umaga po, Ricky. Sino po ito? Johnson po ito, opo. Sorry. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sir Roy, opo, yun hong latest development doon sa kaso po ng inyong kapatid, si Ka Percy, yung pagkamatay ng umani middleman, paano ho ninyong nalaman kahapon? Johnson, tayo'y tinawagan ni General Kirby Craft nung mga bandang late in the afternoon na para impormahan tayo. No? Siyempre, sobrang pagkalungkot po ng pamilya doon sa balita na yun. Nawalan kami ng isang napaka-importanting karakter na magduduktong doon sa mastermind. Opo. Kung paniniwalaan ko itong buong kwento na to, ha, sapagkat itong kwento na to ay base lamang doon sa admission nitong sumurender na suspect. Opo. Noon hong kayo nagpunta sa DOJ nitong nakalipas na mga araw, Sir Roy, meron kayong panawagan din na kung merong matutukoy nga na middleman or matutunto na, dapat i-secure, tiyakin yung kanyang kaligtasan. At kahapon, may mga pahayag din ng PNP na sisiguruhin nilang ligtas ang middleman. Pero paano po yun? May announcement na patay na pala. Yeah, dilinawin ko lang, from the very start, sinasabi ko na yung sitwasyon na yan kasi nagkaroon na tayo ng kutob na mangyayari ito dahil alam mo naman dyan sa loob ng Bureau of Corrections na yan. Ilan ang namatay dyan nung kasagsagan ng COVID na mga high-profile inmates. Hindi pa gaanong matagal yan. Yan ay nangyari yata nung 2020, no? Mm-hmm. Mga kalagitnaan ng 2020 kung di ako nagkakamali. Under mysterious circumstances, ito na naman, biro mo, namatay ito ayon sa impormasyon na nakaalap natin. Namatay itong taong ito 4 oras matapos lumabas yung alleged gunman. Oo nga. So, nakakapanlumo dahil alam nila kung sino yung mga tatargetin at para mawala na yung duktong-duktong na dot na inahabol natin. Dalawa po yung supposedly yung middleman na yan. Yung isa ay nasa Bilibid, yung isa ay nasa kustodiya ng BJMP. No? Magkaiba kasi ang role na ginampanan ng mga yan. Ayun. So, dati pa man, bago pa man pumutok yung balitang patay na yung middleman sa Bilibid, alam na rin po ninyo na dalawa ang middleman? Opo, kasi yun yung binigay sa atin na pag-amin nung suspect nung ating makumpronta siya doon sa Las Piñas mga ilang araw na po ang nakaraan. So kahit papaano pala, Sir Roy, may naiiwang pang pag-asa sa inyo na uusad at uusad pa rin para mahanap yung katotohanan sa pagpatay kay Ka Percy kung totoong dalawa ang middleman, isa ang patay, isa ang buhay pa sa ngayon. Yeah, pero nakakalungkot pa rin, Ricky. Johnson, itong namatay na to, napaka-importante ng pagduduktong na gagawin niyan. Sapagkat pinaghihinalaan natin na yan yung may direct link dun sa mastermind. Ano? Ito namang isa na middleman na nasa BJMP, nakasecure na siya. At ipinangako ng pulis sa atin na secure dyan. Alright. Subalit, hindi yata nakikipag-cooperate. Opo. Ka Roy, kayo ba'y kumbinsido doon sa, bagamat siguro, syempre, ang tutukoy pa rin sa tunay na katotohanan ay ang scientific na autopsia doon sa namatay na umani middleman. Pero doon sa initial na kwento, ang sabi na hirapan lang daw huminga ng hapon, dinala sa Bilibid Hospital, pero namatay din. Totoo po yan. Magsusumikap kami na makakuha ng isang independent medical-legal expert para mas mabusisi pang makita kung ano talaga ang naging dahilan ng pagkamatay niyan. Kasi ako hindi naniniwala na basta-basta ka na nang hindi makakahingay sa gitna ng hapon. Especially ito, parang nasa 40s pa lang yata. 42 daw po.
Oh, at saka ayon sa mga nakakalap natin na balita sa loob, eh. Oh, hindi naman 'yan masasakit. Sir Roy, maganda. Tayo rin eh, kumukuha ng kumakalap tayo. Johnson, gusto ko lang dinawin, ano? Dapat maintindihan ng taong bayan na ito ay nasa kustodiya ng Bureau of Corrections, hindi ng police. Bago nangyari yan, ang police ay nag-request sa Bureau of Corrections upang i-validate kung meron silang inmate na ganon ang pangalan. Ayon sa aking pagkakaalam, i-deny daw di umano ng Bucor na meron silang ganong classic inmate. Ako po. Kaya laking gulat na lang ng lahat nang lumabas itong si Secretary Zamulla kahapon at sinabing namatay na nga itong ganitong inmate. So sino ang dapat managot dito? Sino ang nagsisinungaling dito? Hindi ba? Ayun. Ay dapat maging maimbestigahan ng mas malalim dahil itong Bucor eh, hindi na rin kapanipaniwala ang mga ginagawa nito. Sir Roy, magandang umaga po, si Jeff po ito. Dagdag na, yun nga po, ano po yung hinihingi nyo ngayon mula sa Bucor? Dahil nabanggit nyo nga po, medyo hindi kayo naniniwala sa mga pangyayaring ito. Ano po yung hinihingi nyo ngayon mula sa pamunuan mismo naman ng Bucor? Eh kung merong panghiya yung mga nandyan, siguro mag-resign sila at sumailalim sila sa isang malalim na investigasyon. Alam ko, naimbestigahan na yung mga naunang namatay na high profile inmate dyan, pero wala naman halos pinuntahan yung investigasyon yun. Walang nananagot eh. Siguro dito kasi, ang nababahala ako dito dahil buong mundo ang nakatingin dito sa kasong ito. Alam naman nating lahat yan. Sapagkat nagpahayag na ng kanilang concern ang halos napakaraming bansa dito sa kasong ito dahil ito ay isang tinuturing na high profile crime na. So kung tayo ay may kahihiyan pa bilang bansa o bilang mga opisyal ng bansa, siguro naman eh dapat may managot dito. Kasi kung hindi natin pa nananagutin itong mga tao na nasa likod nito, eh wala na po tayong makukuha hustisya talaga sa bansa na to. Nakakalungkot po. Alam mo, pagsak po ang balikat ng buong pamilya sa aming pagsasaliksik ng katotohanan at paghingi ng hustisya. Sir Roy, at this point, marami nagsasabi na ang komplikado nitong pangyayari sa likod po ng pagpaslang kay Ka-Percy. Sa lahat na po nangyayaring ito, meron bang kaunting linaw kayo nakikita kung ano yung motibo, kung bakit nangyari ito? May ganun ba kayo nakukuha na? Alam nyo, kung nung sumuko yung alleged gunman, sobrang laki ng alam mo yung disbelief ng public doon sa itsura ng gunman. Kaya minarapat natin na ako mismo ang nag-request sa Philippine National Police na makaharap ko yung supposedly na gunman na ipre-visita. Pinagbigyan naman tayo, nakausap natin halos isang oras. Nakausap natin siya in private, nakausap natin siya sa loob ng sasakyan. Marami tayong tinanong. Pinaniwalaan natin yung ibang mga sinabi niya, no? At tayo ay naniniwala na ginampanan ng pulis yung kanilang trabaho under the rule na sinasabi nating presumption of regularity. Pero sa banda ng Bureau of Corrections, dapat may papanagutin dyan. Nalulungkot tayo sapagkat sobrang laki ng role na gagampanan nitong middleman na to sa pagsisiyasat na gagawin ng paglilitis na gagawin ng korte. And lastly from on my part, Sir Roy, iba't ibang ahensya po ito ng gobyerno na nagtutulungan na imbestigahan itong pangyayaring ito. May panawagan po ba kayo sa pinakaboss sa palasyo? Nako. Yung pinakaboss natin sa palasyo, unang araw pa lang ng pagkamatay ng aking kapatid, eh, masyadong tikom ang bibig. Nagsalita siya sa napakaraming intablado, subalit sa kaso ng aking kapatid ay tikom siya sa hindi ko mawaring dahilan. Noon ko pa ipinakikiusap na itong kasong ito, dapat ang nasa ibabaw nito ay ang Pangulo. Dahil ang dahilan po ng paghingi ko na yon ay nanonood po ang buong mundo. Tayo ay nagpapaliwanag sa Human Rights Council sa United Nations
ipinangangalandakan natin na gumagana ang sistema ng judikatura dito sa ating bansa. Pero kabaliktaran niyan, tingnan mo ang nangyayari rito, eh parang hindi ganun ang picture, ang totoong picture. Kaya nakakahiya to, hindi lamang sa ating mga Pilipino, kung hindi sa kanya bilang pangulo ng bansa. Sapagkat ito isang hamon sa kanya bilang leader. Alam mo, ginagawa ko na itong deklarasyon na to sapagkat pinanawagan ko na ito nung umpisa. Nalulungkot tayo na yung pangulo natin ay talagang tikom ang bibig pagdating sa kasong ito. Kung meron man siyang ginagawang mga paraan sa likod nito, hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Mm-hmm. Sapagkat yung last na bumisita sa amin sa noong burol ng aking kapatid ay si Secretary Bersamin. So, wala akong alam kung may interes siyang saliksikin ang katotohanan dito. Opo. Sir Roy, si Johnson po ulit, nabanggit nyo kanina na sa ngayon eh, syempre, bagsak ang balikat ng bawat miyembro ng pamilya. Kumusta pong security ng bawat isa po sa inyo? Yan po ang pinakamalaki naming issue sa panahon na ito sapagkat kung ganitong mga development ang nangyayari, paano ka pong magiging payapa sapagkat yung mga mastermind ay nasa labas pa. Mm-hmm. May mga galamay pa yan. Hindi namin alam kung sinong kaaway at kakampi namin, Johnson and Jeff. Ano? Hindi namin alam. Kaya iba yung pag-iingat na lang po, panalangin, ang ginagawa namin upang kami ay makaramdam ng seguridad. Mm-hmm. Kayo ho, mismo, Karoy, meron ba kayong security detail kay lumalabas ding madalas at yung miyembro ng pamilya? Oh, ako po ay wala. Yung pamilya po ay merong naka-assign na naka-detail na police galing sa Las Piñas doon po sa labas ng kanilang bahay. Ano? Opo. Malayo naman sa labas. Malayo, siguro may mga 100 meters away from the house. Ano? May naka-posting mga police doon. Nagpapasalamat tayo sa PNP pero hindi na po magiging normal ang buhay ng aking mga pamangkin at asawa ng aking kapatid. Pati ang inyong lingkod, kailangan siguro palagi ako nakalingon sa likod ko, sa gilid ko, ingat at sa harapan ko. Para masigurado ko lang na walang bumubuntot sa akin. Meron naman tayong ilang mga pribadong kaibigan na nagmamalasakit sa atin na tayo'y sinasamahan paminsan-minsan. Pero ganun talaga siguro ang buhay. Sa paghahanap ng katotohanan ay magtataya ka ng risk paminsan-minsan. Opo. And panghuli ho, Sir Roy, dati nabanggit ho ninyo na wala naman kayo ibang pangahawakan dito kundi ang ebidensyang inilalatag din ng PNP sa pagkamatay po ng sinasabing middleman. Saan po kayo kumakapit? Yun, napakagandang tanong yan sapagkat kaya tayo nandito sa sistema na to. Dahil pinaniniwalaan natin na umuusad ang sistema. Pero kung may nangyayaring ganito, pumapasok na sa ating isipan ang napakalaking question. Nasabi ko na yan kanina, Johnson and Jeff, kaya iiwan ko na lang na ganyan yan. Maraming salamat ulit sa oras po ninyo. Taka mag-iingat po kayo, Sir Roy, at sa buong pamilya Mabasa. Salamat po. Salamat, Johnson and Jeff. Magandang araw po sa inyo lahat. Thank you po sa Ginoong Roy Mabasa, ang kapatid ng napatay na broadcaster na si Percy Lapid.